Ako po si Jairo Aguinaldo. Ako po ang writer and associate producer ng show. Yay! Jairo, have a seat. Thank you very much. Let's call in now our producer, Patrick Valencia. Valencia, one of the producers of the show. Thank you so much po sa pagpunta. Thank you, Patrick. Have a seat. And also, hindi makukompleto ang ating gabi without calling our director, Directed Bumarol! Hi, guys. Hi, Vix. Salamat sa pagpunta sa media call natin. We're ready to answer your questions. Thank you, Directed. Have a seat. And of course, hindi makukompleto ang ating media conference without our mother sparker and our resident matchmaker all the way from Madrid. Please welcome Miss Bella Habijan! Yay, mother! Hola, mi amiga, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Ah, yun lang alam ko. Tanggadun lang tayo muna, Mela, ha? Limited, eh. Okay, Mela, thank you for joining us this evening. Alam ko ang hapon dyan, and thank you for taking time out sa yung busy studying schedule. And we're very excited to discuss about season 2 of Sparks Camp. Siguro ang una kong tanong sa iyo, Mela, no? Parang yun nga ang alam ko eh. You're in Madrid, you are studying or working on something. Paano mo 'to nasingit? Kinailangan nasingit dahil bahagi ito ng ating kumbaga pagkakakilala, because this dating reality show is more than just a show. It's actually a purpose that I have ignited in my heart since the first season. Kaya when I told Rice Artist Studio that I'm coming to Madrid, sabi ko, sana po magawa ko pa rin po yung Sparks Camp. Buti ka na ako hindi makauwi, because it was a long process of getting the residency card. It took me a month. The moment I arrived here last January, yun yung pinakauna kong inasikaso. At ang daming naging aberya pagdating sa scheduling. And you know what? I guess the universe works in mysterious ways. Nagdasal lang ako, sabi ko, Lord, if you think Sparks Camp is still part of my purpose, make the ways para makauwi po ako. And I was able to go home on March 24, 2 weeks ako nandyan para mag-shoot ang Sparks Camp Season 2. I think ang dahilan kung bakit nangyari yon is your pink nails. No, it's color. Ah, colorful naman yan. I love it, Mela. I love it. Okay, let's get down to business. Pag-usapan natin, ano ba ang mga bagong elemento, learnings, and new surprises dito sa Season 2? Let's start with Directed. Paano mo na-imagine paano mo nilatag ang Season 2? So basically, when we launched Season 1, syempre narinig namin yung feedback ng mga tao, and from there... Like? Yeah, well, yun na nga, they said na hindi daw diverse yung mga campers, which of course, sabi naman namin diversity doesn't have to be in physical form. Diba? Good, parang good point. Parang na-explain yun ni Mother Mela before. And at the same time, yung mga learnings din sa pag-produce ng isang reality show na isang dating show. So, doon, nag-focus kami doon. We felt na based on the feedback of the people from the first season, mas gusto nang makita yung mas maraming camp life, mas okay. Maraming reality aspect. So sabi namin, dapat dagdagan natin yun, tamihan natin yun. So basically yun, yung mga ganong feedback. And at the same time, sabi ng mga tao, they want the older people also to be represented. So yung median age last season was like 23. Ngayon, mas maraming 29, and we even have a camper na is already in his 30s.
So yun, so kailangan ibang flavor. Okay naman yun, walang masama dun sa season 1. Yun yung parang flavor ng season 1 na yun. That's right. So we just have to make sure na pag napanood din yung season 2, ibang experience, ibang flavor, kasi yung campers, iba rin yung mga personalities. Right. Guilty po ako doon. Ako yung lagi na i-directed na parang sabi ko sa kanya, kailangan may representation ng mga older gays. Yes. Older queers. Kasi parang iba yung dynamics pag merong medyo tito or kuya in the mix. Parang ganyan, di ba? Parang medyo older guy. Okay, in terms of producing it, Patrick, anong mga bago na makikita namin dito? Well, we can say for now na we have longer episodes. Longer episodes! Yes. Wait lang, anong ibig sabihin na longer episodes? 40 weeks? Haba? Same number of episodes, pero ngayon para around 40 minutes kami. Mas mahaba. Kasi last year was? Around 20 to 30. Yes, extended na konti ngayon. Extended talaga siya kasi yung sinabi ni Direk, nag-focus din kami sa reality aspect of it. So, meaning aside from the games and yung secret telling and pag-book nila, may kita natin sila interacting with one another talaga na parang sila-sila lang. Okay. So, mas kita natin yung normal interaction nila with each other. Very reality. Right. Before I go to Hyro, ang gusto ko malaman, napansin ko kasi, iba na rin yung location. Yes, tama ako? Yes. Bigger location kung nakita niyo sa trailer. Sobrang ganda na location. Malinis yung mga campers ng yung makalat. Nasakal mo! Yun. It's an island, right? Yes. In Pangasinan. In Pangasinan. Okay. So Hyro, ikaw ang in charge sa... Well, so segments, okay. So basically, yung bagong flow ng story. So actually, ako yung bago din sa team. Kasi wala ako sa season 1. Okay. So, maingay lang ako nung season 1 na kaya ng comment sa Twitter tungkol sa anong ginagawa nila. Okay lang, kaling ka, sumali ka dito. Sumali ka dito. Sumali ka dito. Okay, so ano yung mga, without spoiling, of course, ano yung mga new segments? Actually, ito yung weird. We kinda retain kasi we want to establish still the format. So maganda naman kasi talaga yun. So we retained it so that at least maging klaro lang sa lahat ng audiences at sa atin lahat na parang ito yung format ng show na to. But we added small details and changed small details na akala namin sa totoo lang we're just small but actually changed a lot sa dynamics na lahat. So parang kami, we were also surprised. Parang, okay. Oh my God, that small changed a lot sa dynamics nila. So yun yung isa sa mga kailangan nyo abang. Right. You wanted to add something? Yeah, kasi nagkaroon ng element of surprise because obviously the campers already saw the first season so they thought that I can play this game well. But, whoosh, kala mo alam nyo na. Tinwist po direct. Yes. No? Iniba ninyo. Yes. Patrick? And diba sa mga reality shows din talaga, they have the same format pero ang laking factor na nagbabago ay naging exciting siya every time because of the campers, di ba? Right. Parang, oh, we have different personalities this time. So parang every episode, parang fresh. Right. Like, may bago talaga. Tsaka, I think yun nga, every day kasi, actually, pinamindigan din naman namin na every day has a surprise. So parang basically lahat, actually, ang weird kasi hindi naman siya ganun kalaki. Pero yung effect niya ang laki. So parang, aabangan nyo talaga yung reaction and at the same time, paano niya babaguhin yung buong game, right. Yung buong show. Yun. So, I think, na-trauma yung mga nagulat sila, no? They didn't see that coming. Kaya may sumagot ng cathartic. Kasi yung mga ganung feelings talaga na naugasin lang na. Talaga. Yun yung magandang word. But can you already reveal how many episodes? Yes, we have 8 episodes for the main show and then of course we'll have the reunion episode. Okay, tapos ito hindi pwedeng i-binge watch. You watch it every Wednesday night. Yes, every Wednesday on Black Sheep's YouTube channel, 8 PM. Philippine. Yes. So we're hoping that it will become a Wednesday night habit. Pwede. Okay, let me go now to Mela. Mela, before we call in now our members of the press to ask their questions, Mela, kamusta naman ang hosting experience ng season 2? Kasi ang unang-una ko napansin, bumagets ang outfit mo this year. Hindi na mga flowing-flowing na mahahaba na mga kukur. Hindi naman kukur, but iba na kayo, may mga papagets ka ng outfit. Yes, dahil bigger, bolder, prouder tayo this season. Dapat bigger, bolder, prouder din ang outfit natin. Maraming salamat kay Maui.
na nag-style sa atin all throughout the season. But what's exciting about this season is hindi na lang din siya quest for love, but it's also about discovering and rediscovering who you are. At yun yung nakita ko sa mga campers this season. Ibinigay nila ng buong-buo at bukas nilang, kumbaga, ibinalandra ang kanilang sarili. Kumbaga, binuksan nila ang kanilang mga tindahan. Because I think through their strong and vulnerable points, dun makikita yung dahilan kung bakit sila pamahal-mahal. Mela, I have a question. May nagsabi kanina, I think I remember it was Kyle. Sabi niya, if season 1 was wholesome, season 2, hindi na wholesome. Can you confirm that? Yes, with an exclamation point to the second power. Talaga? Anong nangyari? Hiro, Patrick, magpaliwanag kayo sa amin. Nung nakaupo na lang din kami talaga ng alang-alang ng chill-chill, kami din nauugan sa mga nangyayari. Parang, oh my God, is this really happening? And as a reality show, hindi nyo pwedeng migilan? No, as in, we just let it happen. Be captured on camera and yun. So parang kami, we're surprised that actually the campers are really open to actually not be fearful of anything. And trust, just trust the process. And doon naman kami sobrang tuwa-tuwa at nagpapasalamat sa kanila. Kasi nagtiwala sila sa amin na kumbaga gagawin nila to ng matapang and nagagawin nila to. Kasi wala namang masama sa ginagawa nila. Right. Mas matapang lang, I think. How did you handle that, Mela? Nung sinabi ni Hiro na nagulat kayo kung ano yung mga ginagawa ng mga campers? Ay, dapat matapag din si Mother's Parker. Hindi ka rin nagpahuli. Dapat hindi rin nagpapahuli. Dapat tumaanan din, nag-interject din, napapamahasan si Mother's yes. Parker. Umaarima din. Reflection. Yes, yun kasi yung reflection ng pagbibigay ng sarili. Diba? When you offer yourself, you just simply become who you are. And I think that's the magic of this season. Everyone is just open. All right, thank you, Mela. It's time now to open the floor for questions. We have our friends from the man in the house. Go big. Please, there's the mic. Please use it and introduce yourself as a camper. Huh? This camper. Hello, I'm Biggs. I'm pretty girl on QC. Hello, ka ba? Actually, nag-audition din ako kay Directed for Spark. No way. Pero nung habang nag-audition ako, nag-spark yung kuryente. Kaya man. Seriously, did you attempt to audition? No way. Baka no way naman. I'll go Biggs. Plus kami niya yung Directed na nagtitikan about this show. Pero Directed. I'm gathering inputs to Biggs. I know! As a reality show. Okay. Okay. Excited ako for season 2 kasi maraming na tayo pag-usapan sa season 1. Yes. Pero ano yung pakiramdam Directed na may mga format na katulad ng Sparks Camp ang naglabasan? Na international show pa. Yeah, ngayon tatlong shows ang sabay-sabay na gay date, queer dating reality show. And I guess that's a win for the community. Yeah. Kasi nagiging mainstream na yung gandong klaseng genre. If before we're just used to being served mga dating shows like The Bachelor or mga Love is Blind, Temptation Island, very for heteros. Ngayon, di ba, for queers, meron din tayong representation. Since parang mas diverse to, hindi ba parang mas mahirap na matchmaking ngayong season na to? Ayun, so, akala ko talaga yun. Kasi, I should admit, kasi diba, people were clamoring for a more diverse cast, but at the back of my mind, sabi ko, dating show kasi to, and sometimes we have our preferences. Like, hindi naman to Big Brother na individual yung winner. Kailangan mag-match. So, when we auditioned, we had to make sure, we had to ask them kung ano yung mga preferences nila. And then if, so, nag-affect yun sa shortlisting of the final set of campers. And then at the same time, yung mga feeling namin maganda yung personality pero baka yung preference wala doon, we had to ask them also, are they open to dating yung mga hindi nila type? So, ang maganda dito, yung lahat ng campers, alam nila na, ito yung Sparks Camp, nakita na sa season 1 na safe space ng Sparks Camp because of Mother Mela na rin. And so nakita nila na kung ang purpose ng show na to is really to just interact and date around, then anong mawawala sa akin? Then go ako. Hindi naman ako i-edit. Wala naman, like, I think they saw sa season 1 na wala naman talagang villain edit, kundi mas more of three-dimensional edit. So, di ba, tao ko, hindi
hindi ako matatakot na mali o marot pagmahal. Pero kanina kasi diba parang tinanong, parang hindi naman sa ayaw kong sumali na, pero kasi nalaman kasi na summer yung tapos April yung shoot, parang ang init-init no, naging paano yung super init. Yeah, we were shooting nung in-announce na may yung heat wave dito sa... Oh, that's mid-April. Yes. So, yung mga si Marshall natin, yung mga medic, talagang sinasabihin kami na kailangan hindi badehydrate yung mga campers, kailangan mag-replenish sila. So, yun. So, exactly. Wow. Kung, kahit consider nasa beach na kayo, ha? Like, on the last day, I think, ako, like, tumaas na yung pulse ko, tapos parang weird. Tapos yung check, ayun na. Overheat na. Pero one thing's for sure, hindi nakapigil yung heat wave sa landian ng mga campers. So tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Alam nyo, grabe yung highlight dito sa word na landian. Ay! Ay talaga, ay! Walang makakapigil. Oo. Kilig. Bigs. Pero kayo din ba kinikilig sa mga napapanood niyo? Hindi. Charita! Wow. Ikaw daw yan, Jeff? Kinikilig tayo, syempre. Nag-attempt na din ba sumali? Hindi. Pero kayo, yung tanong ni Biggs, kayo ba kinikilig din mismo watching the campers? Well, ako yun, first time kong maka-experience na parang sustained for 20 minutes yung kilig ko. Tapos parang ako, wait lang, painom mula ng tubig. Kasi talaga nakakilig talaga. Tapos I think yun yung magic nung buong experience because the place is really magical. Right. And at the same time, it's really good set of campers. So pag pinapanood mo talaga sila, parang may feeling ka talaga na parang they are meant for each other. May mga ganun talaga. At Mela, may tinatanong ako kay Directed na sino ba yung sa season 1 na kinilig ka din na parang ikaw din na paiyak? Na may camper na parang nagbigay ng spark tapos parang... Si Bong. Si Bong, kay Bong. No, tama ba Mela? Yes, definitely kay Bong. Sobra yung affinity ko with the story of Bong because seeing myself before as I identified myself as a femme gay guy, merong relatability sa story mo na parang you root for him along the way that hopefully he finds the spark inside the camp. And there was this one instance na nakakuha nga siya ng spark. So I guess yes. I know. Oh, kinikilig ka ba daw? Yun ang tanong ni Biggs kanina. Kinikilig ka ba daw sa mga campers? Definitely. Kasi may mga reactions dito, Mela, Habijan. May mga reactions dito. Yes na yes daw. Oh, yes na yes. Ayan, kinikilig ka na nga eh, oh. Kahit nasa Madrid ka, ramdam namin eh. Pero, kwento ko lang, definitely, nag-benefit ako dun sa mag-shoot sa Ilitan. Kasi pagbalik ko dito sa Madrid, ay bumenta tayo ng bonggang-bonggang. Pang-personal naman pala kay Mela. Huwag tayong ganun. Focus tayo sa work, Mela. Nag-ano ka personal eh. Biggs, okay ka na, Biggs? Meron ka pang isang question? Pumunta ako ng Europe, magbibla din ako sa araw para mag-spots na. Ayan! Oh, meron ka nang tutuloy. Thank you, Biggs. Maraming salamat for being a fan of the show.